Trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entre Pinoy, espesyal, livelypreneur. Ayan kagapay, tuloy-tuloy na po tayo sa Livelypreneur. Kasama natin ang Golden Treasure Skills and Development Program. Magandang umaga, Ms. Emily Diaz. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Lem, and of course sa lahat po ng mga viewers and listeners natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan ako, maraming salamat ano, Ms. Emily, at excited na naman tayo. Meron na kayong mga i-share ng opportunities, and of course we are featuring itong isang kababayan natin ano, na talagang marami na na-attend na trainings sa Golden Treasure Skills and Development Program. Maganda kayo po magpakilala sa kanya bago natin siya lalo pang kilalanin. Okay, so kinakagala ko po na maging panauhin natin ngayon yung aming, kumbaga, sabi ko nga suki na siya ng Golden Treasure, no? Dahil napakarami na po niyang mga seminars na naatinan sa Golden Treasure, at ang nakakatuwa dito, hindi lang sa marami siyang naatinan, kundi kumbaga na-execute talaga ng ating panauhin ngayon yung mga seminars po na kanyang naatinan. Or halimbawa, nag-aral siya ng coffee shop business operation, pizza make and shawarma making, and meron na siyang mga shop na ganun nga po ang mga produkto nila sa kanilang pizza house at saka coffee shop. So si ang ating guest po, nakapag-attend na siya ng soap making seminar din, business franchising, ganun din yung milk tea and frap shop business operation. At kahapon ho, at nag-attend din siya ng isang seminar na The Art of Professional Vlogging. Kasi gusto din niyang makatulong yun eh para sa business nila, nang sa ganun ay ma-promote nila. Yung, tama nga naman yun, ano? Mas ma-promote pa ho ni ang ating guest po ay si Ma'am Lourdes Gonzalez. Yan po ang ating guest sa ngayon. Yeah, magandang umaga, Ma'am Lourdes Gonzalez. Gandang umaga din po. Ayun, ako, maraming salamat. Ano, sa availability, alam ko, busy-busy tao kayo, no? Mamaya, malalaman nila kung bakit natin sinabi yan. At the same time, marami na kayong na-attendan, ano? Nadaluhan na iba't ibang training seminars, ano? O training schedules ng Golden Treasure Skills and Development Program. Okay, so bago natin alamin yung marami yung business na, no? Ay paano niyo pala nalaman? Ito may mga ganitong uri ng livelihood trainings ng Golden Treasure Skills and Development Program. Una po sa FB. So naghahanap ako ng mga training sa tungkol sa milk tea, kasi nga gusto namin mag-put up ng milk tea business. So yun, nakita ko. Tapos in preparation sa lahat na to, talagang gusto ko nati-train din actually para maging family business namin to. Una, yung panganay kong anak, siya yung talagang nag-umpisa. So para ma-assist ko siya at makatulong sa pag-expand, nag-enroll din ako sa mga franchising sa din, sa Golden Treasures. Ayun, okay. Exciting yan. Bakit? Dahil, isipin nyo, kumbaga yung mga anak nyo, pwede yung ipaubaya nyo na eh, no? Pero kayo, willing to help pa rin. Siyempre, magkakasama sa family pa rin na nagbe-business kayo. Ngayon, di nalaman nyo na merong livelihood training sa Golden Treasure Skills and Development Program. So, kayo ba talagang mahilig sa, yan, sa social media? Ma'am Lourdes, para ma-inspire mas maraming kababayan natin. Yes, pero usually kasi accountant ako. So, in preparation din sa gusto kong pagre-retire at pagtulong na lang dito sa coffee business ng mga anak ko, gusto ko masuportahan ko sila sa accounting, sa franchising. So, medyo busy talaga din, pero at my age, kailangan ko na lang na nasa sidelights. And pero syempre hindi po pwedeng matulungan ko sila kung hindi ko rin alam yung business. Ayun, okay. Nako, nakakatuwa talaga 'yan, ano? Talagang hindi lang very supportive, as in literally active kayo, no? Taking part sa iba't ibang mga negosyo, no?
Okay, so accountant po pala kayo, no? Yan ang inyong trabaho po, inyong profesyon sa kasalukuyan pala hanggang ngayon. Yes, nag-minimize lang ako ng clients para mas makapokus din ako sa coffee business namin. Kasama yung asawa ko. Ayan, ako talaga ang pamilyang busy, ano, talagang mahilig sa business. Okay po, dahil accountant kayo, yan ang inaral ninyo, no? I suppose, ano? O baka may iba pa kayong inaral? Mahilig lang kayo sa accounting? yung ano lang, gusto ko nga, halimbawa, accounting, ang dami kong mga napasukan na trabaho. Gusto ko rin in practice, makita ko yung kami mismo yung nagbi-business. Ah, okay. Tama nga naman. Kumbaga, alam na ninyo paano maging maayos na empleyado. Okay. Siguro kukuha tayo ng ilang insights sa inyo, ano, Ma'am Lourdes. So, bilang empleyado, sabi nyo, matagal na kayo nagtrabaho. So, puro accounting related ba ang mga naging trabaho ninyo before? Yes. Napasok ako sa manufacturing ng hot sauce, yung Mother's Best. Tapos sa pangko. Tapos sa bangko, tapos napunta rin ako sa pawn shop. Napunta kami sa Zamboanga City, kaya yung first branch is sa Zamboanga City kasi nandun yung pamilya ng panganay ko. We were 12 years doon and then nakapasok din ako sa ospital and also handled iba pang mga restaurant na as consultant na. Itong pagbalik ko sa Maynila. Ayun, itatanong ko nga sana yun. No? So, kumbaga, na nakatira pala kayo before o may time na tumira kayo sa Zamboanga. And then ngayon, nasa Manila na kayo. Sa Metro Manila na. No? Oo. 1995 pa, pumunta kami doon dahil doon sa trabaho ko sa pawn shop. So, after 12 years, bumalik ako dito. Wow, okay. No? Kasi, ako okay, imagine ko, kasi naman nagkukwento kayo, yung mga transition sa inyong family, ano? Kasi biro nyo, lilipat talaga kayo literally ng tirahan. So, ano bang hinahanap nyo yung time na yun? Ba't lumilipat kayo? Kasi parang matatagal naman yung pinagtatrabahuhan nyo. And yet, lumilipat pa rin po kayo. During that time na lumipat ako sa Zamboanga, may offer sa akin yung sister-in-law ko sa pawn shop. Okay. So, sa nakikita ko kasi, akala ang pagkakaano ko dahil I have 3 children that time. Pare-parehong lalaki. So, syempre, mapaligid natin, akala natin, makama-influensyahan sila ng hindi magandang, ano. At sabi ko, pareho lang naman din ang aking susweldohin doon. Sa bangko kasi, hanggang alas 10 ng gabi. So, I was thinking, mas mabibigyan ko ng panahon yung mga anak ko kung hindi ako lagi gabi umuwi. Oo nga naman, tama. Syempre, mother pa rin kayo, no? So, ayun pala mga rason, ano? Kaya nag-iiba siyempre kayo ng trabaho or companies. Yes, para sa family ko rin kung paano ko mabibigyan ng mas quality time. Yun, marami din akong hanggang sa ospital, naging professor din ako sa isang university doon. Ayun, okay. Ma'am Lourdes? Yes. Ayan. Okay, so ang inyong video ay nawala, but at the same time, malinaw naman, magandang inyong picture. So, nandiyan pa ba si Ma'am Lourdes? Okay, bukang nawala, Miss Emily. So, anyway, babalik siya. Mag-share muna kayo ng ilang details about exciting yung kwento niya, no? Pero mamaya, isa-isay na natin yung seminars niya. So, maganda habang may time tayo, Miss Emily. Yung mahalagang seminars and schedules po ninyo. Okay. So, yan na nga, no? So, siyempre tuloy-tuloy pa rin ang seminar ng Golden Treasure. At napapansin ko sa ngayon po, medyo dumadami na rin, mas dumami na po yung mga participant na nag-a-attend. At sana nga, magkatotoo na by March ay mag-alert level 1 na para po yung mga nasa provinces makapunta na rin sila at makaluwas dito sa Metro Manila at nang makapag-seminar. Kasi karaniwan ho ng mga nagiging participant ng Golden Treasure ay karaniwan din ho galing sa mga probinsya. Yan kagaya ni Ma'am, mga Zamboanga, Davao,
Ganyan po. Okay po, so next week ho, may schedule, no? Baka sakali pong gusto ninyo ang mga seminar na ito at available kayo. Sa isang linggo po, ang mga schedule po, nagaganapin, halimbawa sa March 2, herbal soap making. So yan po, dito tatalakayin yung paggawa ng iba't ibang uri ng mga herbal soap, no, na usong-uso na rin sa kapanahunan natin ngayon. At halimbawa, gusto nyo rin i-business ito professionally na talagang gumawa na kayo massive production, paano pagkuha ng mga FDA, mga permit, kasi medyo maselan yan eh. Kasi direct attach po sa ating mga kutis, no? So yun po, gaganap, meron po yan, lahat po yan, mga documentation and everything, mga permit, ay tinatalakay din sa seminar na yun. Yes. Mm-hmm. So paggawa din ng mga ano ho, ng mga, syempre mga kojic soap, yung ganyan, mga pampaputi. Alam mo naman, as a Filipino, sir, di ba? Ewan ko ba, gustong-gusto natin maputi tayo, no? So yung mga ganun ho, para, wala, yan po ang demand eh, no? Okay, so sa March 2, yan po yung ating seminar, Organic Herbal Soap Making. At March 4 naman, no, sa isang linggo, ito po na nakita ko, grabe, ang dami-dami pong nag-a-attend. Yung Coffee Barista Business Operations Seminar. Yes. Oo, yan. O yan, maganda rin itong seminar na to, very timely, no, ang seminar na to. Na, kasi halimbawa kasi, yung isang shop na may milk tea na, pwede niya hong i-mix, no, yung mga barista, yung mga coffee. Ituturo din dito, hindi lang yung hot coffee, mga brewed coffee, ibang uri ng kape, mga iced coffee, ituturo din yan, no? Tapos, meron din tayong seminar about car wash business operation. Car wash and detailing business operation seminar. So, ito namang seminar na to, ituturo po dyan kung papaano naman yung pag-ooperate ng isang car wash business. At sa panahon na ito, no, 'di ba, ang daming bagong kotse na naglalabasan. Hindi lang kotse, mga motorsiklo, so market din ho 'yan ng isang car wash business. So, 'yan naman, baka maiisip din ho ninyo na maaring posibleng maging business ito dahil passion nyo ang mga kotse. Or yung ganyang negosyo, nakikita nyo. Halimbawa, meron kayong bakanting lote dyan. Or meron kayong naaay na malaking lote dyan sa kapaligiran ninyo na maaari nyo marentahan ng mura. Yan, maganda pong potential yan na maging shop ng mga hugasan ng kotse or car wash business. And then sa March 5 naman, yun hong pizza and shawarma making, no? Na kagaya po ng na-attendan ni Ma'am Lourdes Gonzales, no? I think nagkakaroon siya ng challenges, sir, kung paano ngayon makapasok. Wala pa siya. So okay po, dun sa pizza and shawarma making naman, ay ito po'y gaganapin sa March 5. Yeah, maganda rin po yung seminar na yan. At talagang from the scratch, matututunan po ng ating mga participant kung paano gumawa ng pizza. Pati paggawa ng dough, no? Kasi may mga dough na nabibili. Mahal yan, syempre. So, kung paano makagawa ng dough from the scratch, no? At kaya talagang malaking tipid. Kung kayo mismo yung gagawa ng dough, yung isang pizza house, kung kayo mismo yung gumagawa ng dough, malaking tipid po yan. And of course, yung mga toppings. Yung mga toppings na mga uso ngayon, mga laing pizza, o tapos mga stuffed crust pizza, ayan, nasa screen po, ano, nakikita natin. At iba-ibang uri ng mga pizza, mga Italian pizza. So, ibig sabihin, once na natutunan ninyo magtimpla ng sauce at gumawa ng dough, kahit ano pong pizza ay pwede nyo nang magawa. At magkakaroon kayo ng sariling branding. Kagaya po nung guest po natin nung nakaraan, sir, natatandaan ho ninyo yung ating ex-military na naging guest. Gumawa siya ng malaking, ano, ng malaking pizza. Nakagawa ho siya ng malaking pizza. At yun yung mga binibenta po nila. No po?
sa kanilang Pizza House, natutunan lang din muna yan nila sa Golden Treasure, yung basic na yan kung paano gumawa ng pizza. At aside from that, yung balloon making po, ay meron din kami seminar about paggawa ng iba-ibang mga balloons. So yun po yung mga seminar natin from March 2 to March 5. Yan po ay sa isang linggo na po. Ayun, sir. Kayo naman ay si Ma'am Lourdes. Sorry. Si sir, hindi po si sir nakamute po ata si sir Lem. Okay, sige. Tuloy tayo, no? Habang samantalahin natin ang ganda ng ating linya, no? Ng internet connection. So, balik tayo very quickly kay Ma'am Lourdes. Okay. So, marami kayong mga pinagtrabahuhan, ano? At of course, ang mahalaga doon is yung concerns ninyo about family. So kaya dahilan din yan, kaya lumilipat kayo ng ibang mga companies. Pero ang nakakatuwa kasi doon, marami kayong skills. Ano? At, pero more ang forte nyo ay sa accounting. So, pero hindi nyo kinakalimutan yung role nyo bilang mother, no? Kumbaga part ng family. Ngayon, punta na po tayo doon sa business. Ano? So marami na kayo na-attenda na seminar. So ano bang unang inattendan niyo ulit na seminar, Ma'am Lourdes? Yung una sa dishwashing soap making. Okay. So and dishwashing then, ano? Sige po. Oo. Tapos ang anak ko din naka-attend din niya ng coffee shop diyan. Kasi nga okay. from being a med rep, sabi niya i-assign siya sa malayong lugar, malalayo siya sa anak niya. Mm-hmm. So sabi niya, ma, bigyan niyo na lang ako ng pangnegosyo. Magko-coffee shop na lang ako. Mm-hmm. Tapos pinag-seminar ko din siya. So sabi ko, kausapin niya yung mga kapatid niya na mga binata, maghati-hati sila. So sa awa ng Diyos, nag-join yung ibang kapatid niya sa pag-put up ng milk tea business niya. So, sa awa ng Diyos, mag-ilan taon na yan. 2019 na sila. 23, mag-4 years na. Yes, blessing yan. Ano? At saka nakakatuwa, no? Pinapakinggan ko yung kwento niyo, Ma'am Lourdes. Ibig sabihin, in-expose niyo sila. No? Hindi sila, kasi pwede nyo sabihin, sige, mag-negosyo na kayo, pero takot naman sila. Hindi sila mag-business. Ibig sabihin na mas bata ba sila, na-expose nyo na sila sa konsepto ng or halaga ng pag-negosyo? Yung panganay ko kasi, ayaw niya yan yung nag-uopisina talaga. Mm. Kaya napunta siya sa medrep. Ayaw niya yung, kahit BS biology siya, ayaw niya nung sabi namin sa National Museum siya doon kasi dating grandfather niya doon. Ayaw niya. Gusto niya daw yung lagi naglalakad. Tapos mahilig siya magluto. No? Yes. Tapos okay, mahilig siya magluto dahil sa nakikita niya sa father niya. So, yun, nag-testing siya ng mga, pati nag-seminar din siya. Uh-huh. Ayan, okay. So, kumbaga, talagang yung opportunities ay binibigay ninyo o kaya na-avail at kayo as a family, open kayo, no? Kasi nagko-communicate kayo at hindi lang tumitigil sa, okay, puro plano, pero hindi naman natutuloy, no? So, kayo talaga in-execute nyo, nag-adjust kayo. So, maraming learnings, ano? Ngayon, di balik tayo doon sa mga seminars. Kasi iba-iba ang mga seminars ninyo na pinuntahan ano, or inattendan. Iba-iba pa yung lugar na kumbaga tinirahan nyo. So, ang siguro magandang ma-share po ninyo, Ma'am Lourdes, bakit mabalik-balik kayo sa training ng Golden Treasure Skills? Ano? O naghanap pa ba kayo ng iba na magtuturo sa inyo? Mukhang nagtuloy-tuloy ang seminars ninyo sa kanila. Dati meron, kaya lang inulit ko sa Golden Treasures. So, nag-aagilap talaga ako ng mga techniques. Like, in a coffee shop kasi, hindi lang naman coffee at hindi lang din milk tea. So, kailangan meron ka pang ibang i-ma-offer. So, kaya pinasok namin ang pizza, pati ang cake. So, mga bukas makalawa sa bread pastry naman. Wow. So, kasi like,
sa panahon ngayon, hindi po pwedeng isa lang ino-offer mo, dalawa lang ino-offer mo sa customer eh. Hindi naman magsasawa yan sila eh. Dapat meron silang maraming choices. Okay. So napansin ko talagang kayo naman ay siyempre teamwork yan, ano? Wala nang silang problema sa accounting dahil kayo na yon, ano? Kumbaga, yes. Kabisado nyo na yan, ano? At napakahalaga, no, ng buhay na accountant sa isang negosyo, ano, para kumpletong records, ano? Pati requirements, ano, sa gobyerno, kasama na yung BIR, ano po? Yes. Ay, napakahalaga ngayon yan. Compliance, ano, sa larangan ng pagnenegosyo. Okay po. So, iba-ibang business, ha? Ang dami ko na dinig, ha? So, sa pizza making, meron sa cake, tapos meron coffee shop, no? Meron milk tea, tapos going into bread and pastries, ano, in the near future. So, tama yung idea nyo. Saan ang galing yung idea po ninyo na kailangan hindi lang isang produktong inaalok sa mga kliyente? Actually, per experience, syempre, pag nagbabrowse ka sa mga Grab or Panda, naghahanap ka ng mabibili. So, ang yes. Speaking from the point of view ng customer, ano ba talaga yung gusto ko? Yes. So, ayoko, kung gusto ko ng milk tea, gusto ko merong something din nakakainin. So, yun yung... Okay. Lagi kong tinitignan yung perspective din ng customer, lalo na sa service, kung mabilis, kung maganda, may quality. So, yun ang ano, medyo maano ako eh, makulit akong customer. Hindi ba, Lea, maganda doon, kayo mismo, no? Kayo, ano yung pangailangan? Aba, kayo na nag-isip, ano? Yun ang negosyo ninyo ngayon. Ayan, okay. So, paano nyo nasabi na nagugustuhan nyo yung training sa inyo ng Golden Treasure Skills and Development Program? Kasi, kumbaga, hindi lang kayo umaten, ginawa nyo pa yung mga seminars, kumbaga sa pizza. So, mukhang meron na yata kayong pizza business, ano po? Yes. Okay, tapos sa coffee shop naman. So, yung skills doon, meron na rin kayong coffee shop. Meron na lang milk tea shop. Yes, ayan. Kasi ang training kasi sa ano sa Golden Treasures, may hands-on. So, mapipil mo talaga kung paano mo gagawin. At saka hindi lang yon, pati yung paano mag-deal sa customer, tinuturo nila. Tapos yung mga technique din, kahit na accountant ako, meron din kasi peculiarities kada isang business. So, natitignan ko din yon. So, paano pagsasama-samahin lahat yon. So, kaya mas malaki yung masusuporta ko sa mga, sa family business na to. Dahil sa Golden Treasures, yung mga techniques na nai-impart nila. Ayun pala, no? So, kayo mismo from experience, literal naranasan, ano? Hindi na kasi, di ba? Usually, pag classroom training, madali na may search yan, eh. Yung mga notes dyan, ano? Pero ang nakita niyong mahalaga pa na nagustuhan niyo is yung application, ano? Merong yung may skills na naituturo kasi ginagawa ninyo. So, ito mga negosyo sa ngayon, ha, meron ng pizza, may milk tea, may coffee shop, may sa cakes. So marami-rami na to. Meron din bang ano doon na kayong natutunan na syempre i-allocate yung budget nyo? Dahil iba-ibang business to, dapat may separate budget ito. Lalo kayo, accountant, alam na alam nyo yan. Ibig sabihin, may sariling pondo ang bawat negosyo. So yung bang ganong halaga ng pagninegosyo, yung tamang business operation skills, naituro din ng Golden Treasure Skills and Development Program? Oh, yes. Meron sila kasing costing. Eh. Meron silang costing. Paano mo yung mga inventory, management, binibigyan din nila ng mga tips. Paano? Even yung customer service, binibigay din nila. So, sabi ko, dahil experience yung mga nagtuturo sa kanila, so, makikita mo na talagang yung tinuturo nila is naging effective sa kanila and even the testimonies ng ibang mga umattend. Ayun. So, nakaka-interact din pala kayo. Kamusta ba yung, kamusta yung atmosphere, no, habang nag-aaral kayo? Di ba buong araw ang mga trainings dyan? Oo. Nagkakaroon ka rin ng connection kasi yung mga ibang kapareho mo na naghahanap ng skill, meron silang na ituturo na naging experience nila, nagkakaroon ng sharing. So, yes. Nadadagdagin din yung connection mo by attending. So, pati yung mga sinishare nilang mga naging problems, challenges. So, it's really helpful. Ayun, okay, sige. So, bukod sa interesting, talagang natuto kayo, no? Pero kayo kasi, as a person, no? Sa maikling pagkukwento ninyo ngayon, ay talagang ano kayo, no? Kumbaga, go-getter kayo, no?
Kung may opportunity, sige, ginagrab ninyo. Kasi, kaya ko nasabi yan, marami tayong challenges ngayon eh. So, bago mag-pandemic, I'm sure very busy kayo. Pero noon nag-pandemic, eh, siyempre, di ba, nahirapan tayo sa mga pagkilos natin. Paano kayo nag-adjust? Pumupunta ba kayo sa seminars o online seminars? Paano po kayo nag-adjust at tinuturoan yung sarili nyo sa aspeto na ito? Yes, sa webinars, no? Sa mga webinars. Pero usually, halos bago mag-pandemic kasi, ang dami ko na rin na-attend sa Golden Treasures. Dahil nga, lahat ng pinapasukan ko talaga is gusto kong i-equip muna yung sarili ko. Mm-hmm. No? Para even sa accounting field namin, pag nag-audit ka, you really have to know kung ano yung ino-audit mong company, ano yung type ng business. So, ganun yung naging parang training ko as accountant or auditor na tignan mo muna kung kakayanin mo. Para pag nandun ka na, madali kasi mag-give up kung ano eh. Sabi nga nung anak ko, isa rin na tutunan ko sa anak ko, kasi siya na unang nagbukas sa Sambuanga eh. So marami din siyang mga test, mga errors, mga mistakes na naranasan bago kami nagbukas dito sa Quezon City. Oh. So ano po yung business sa Sambuanga? Yung main coffee Mix, shop? Oh, City Mix Cafe din. Ah, so ngayon, meron na kayo sa Quezon City? Yes. Nagtatry kami ngayon sa Bulacan through reselling muna. Mm-hmm. Kasi meron na rin kayo idea at naaral na rin ninyo sa Golden Treasure Skills and Development Program, yung franchising concept. Yes. Oo, nagkakuha rin ako ng franchising, paano magagawa ng mga requirements, documentation, paano. So, ang workout namin ngayon is, kasi paglabas namin ng mga video sa FB, may nagtatanong na rin ng franchising. So, sabi ko, teka muna, kasi hindi naman po pwedeng basta na lang kukuha kami ng franchise fee, tapos hindi mo naman masusuportahan yung franchising mo. So, nasa pipeline na lahat yung ano, so talagang kailangan lang aralin talaga para hindi tayo nakakahiya naman doon sa magpa-franchise. Ayun, alam niyo, nakakatuwa ang kwento niyo kasi sa halip napaparelax na kayo, sabi niyo nga, marami na kayong karanasan eh, sa employment. Aba, lalo kayo nagiging busy, ano? Dumadami ang negosyo na inyong pamilya at walang problema sa accounting, no? Sa auditing ang inyong family businesses. Okay. So, ayan, ano, dahil ganyan ang mga nararanasan nyo, nagpapatuloy, nadadagdagan pa ang inyong business. Ngayon, sa inyong basically, parang partnership na rin yan, ano, kasi palagi kayong bumabalik sa Golden Treasure Skills and Development Program. So, ano ang nakita nyo doon? Ano? Sabi nyo kasi, maganda yung, okay, may theory, may practical aspect, may skills na naituturo. Kumbaga, ano ba yun? Mabilis nyo bang nakuha yon yung tiwala? Or mabilis kayo nagtiwala doon sa Golden Treasures? Kasi di ba, syempre may investment fee rin yan. Ay, merong seminar fee. At the same time, ulit-ulit kayo. O, di ba? So, or talaga bang malalim ang nakukuha nyo ano, yung learnings kapag umaattend kayo dyan? Kasi nakakailang balik na po kayo. Oo, kasi yung trainer nila, yung mga speaker nila, is makikita mo rin talaga yung dedication nila na matuto ka. Mm-hmm. Tapos, hindi lang sila nagbibigay din ng ganyan, kundi pag ano mo, meron din silang binibigay ng mga tips on suppliers. So, makikita mo na ang suporta nila is, tapos pwede ka rin mag-contact sa kanila if ever may nakalimutan ka, may gusto ka itanong. So, that talagang mapifeel mo na yung objective na matuto ka, eh, nandun talaga sa kanilang training program. Okay. So, yan. Of course, na-highlight natin ang Golden Treasure Skills and Development Program kasi mga partner natin yan sa ating program, sa segment na ito, itong Livelypreneur. Pero at the same time, yung testimonies din, katulad nung sa inyo, Ma'am Lourdes, ay mahalaga yan. Ngayon, sige, very quickly lang, ano, bago natin babalikan si Ma'am Emily for the seminar schedules and mahalagang contact details. Ma'am Lourdes, sa mga natutunan niyo so far, ano ba yung dapat tandaan kapag merong coffee shop business? Ayun, ang unang-una is yung quality. Yung quality ng produkto.
na siguraduhin mo na pagka kinain nila yung produkto mo, masisiyahan sila. At yung ano yung pinasabi mong laman yan, o halimbawa cheese supreme. So talaga bang supreme sa cheese yan? Siksik pa talaga yan sa cheese. So yun ang lagi namin tinitignan. At saka yung service, halimbawa kung nasiyahan sila. So kung halimbawa sa online sila na gano'n, talagang nagpapasalamat kami. And pag may promo, talagang personally, inaano namin sa messenger sa kanila. So magandang isipin din na lagi natin titignan yung sa perspective ng customer. Kung palagay mo masisiyahan ka, dapat nasisiyahan din sa'yo yung customer. Ayun. Okay, sa paghawak naman po ng finances, no, bukod sa bookkeeping, ano, yung finances na asin yung pera na. Siyempre, di ba, pag nag-generate na ng sales yan, eh ano ba magandang tip dyan? Ayun, dapat meron ka talagang separate. Like sa family business kasi, one of the common mistake ng mga family business is yung pocket mo is the same as the pocket for the company. So dapat meron kang nakaseparate na account, separate din monitoring mo kung ano yung gasto sa negosyo. Yun lang yun. Kasi i-account mo rin kung kinuha mo. Bawa kahit na ba, alimbawa sa akin yung pera, benta, kahit na sa akin yan, hindi ko po pwedeng basta ibili na lang ng pamalengke. So dapat meron kang proper accounting kung lalabas yung pera, saan napunta. So para mas makikita mo kung talagang nagpa-profit ba talaga. Kasi may iba nakikita nila, matanda mi kong benta, wala akong cash. Oo nga, cash flow, ano? Parang kulang pa ang dating. And samantala marami namang sales. So kailangan talaga na mo-monitor, ano? Yes. Okay, ito, isang magandang tanong to, I'm sure, no? Matutuwa kayo dito. Kasi, di ba, technology na tayo ngayon, mas makabagong teknolohiya. Eh, kayo ay dumadami ng business ninyo. Pero mukhang pati yung advertising, ha? Mukhang yung video aspect niyan ay gusto nyo rin aralin. Mukhang kayo ay nag... tama ba yon? Nag-vlogging seminar kayo sa Golden Treasure Skills and Development Program? Yes, kahapon. Kasi, okay, siyempre, Ano po ang natutunan nyo doon? Mukhang, kamusta ang, ano, ang training nyo? Maghahapon din yata yan. Yes, natutunan namin doon na pag nagsasalita ka is kailangan ang feeling mo nasa harap mo yung tao. At mafe-feel nila yung nanggagaling sa puso at sincere ka sa sinasabi mo sa pagbablog mo. Kasi mahirap ipeke yung sincerity. So, kaya yung mga evaluation kahapon, nakakatuwa na may mga realization kami sa aming kahapon na training. Ayun. At kamusta yung karanasan? Kasi I'm sure marami na kayong training na naranasan before. Eh, pero ito ngayon, about vlogging kasi ito. May kasama modern technology. So, and yet, gusto nyo pa rin matuto, no? Ano bang gusto nyo ano dyan? Parang pa-motivate sa listeners and viewers natin. Kasi kayo, gusto nyo palagi mag-aral na mag-aral, no? At kung anong kailangan sa business, ginagawa ninyo. Anong aspeto na yan? Ang gusto nyo pong i-share sa nakatutok sa atin ngayon? Yeah, sa edad ko kasi, parang merong mga nanay na parang dead end na. Tapos na lahat ng mga anak ko mag-aral. So tapos na. Pero hindi kasi natatapos yung pagdating ng opportunities. Yes. So pag dumadating yung opportunities, tapos kulang ka sa skill mo, sayang. So yan yung nakita ko din. Isang matandang CPA din nagsabi sa akin na yung lalo na yung pagpabukas-bukas, sabi niya, huwag mong isipin na bukas wala ka pa rin uling opportunity. Araw-araw merong dadating sa'yo. So you have to also make sure na yung araw-araw na yon, naka-ready ka. Ayan, ako, napaka, actually, doon pa lang eh. Sigurado ako marami ng ano, na-inspire, no? Kasama na ako doon, ano? Talagang tuloy-tuloy, no? Ang opportunities na dumadating. We just have to be prepared, ano? Maghihanda na
salubungin ito. Okay. So, bago niya ibigay contact details, no, doon muna tayo kay Ma'am Emily, no? Kaya Ma'am Emily, sa mga seminars ulit at saka yung schedules and the contact details. Okay. So, yun na nga po. Meron tayong mga seminar for next week, organic herbal soap making, coffee shop barista business operation seminar, car wash and car detailing business operation. Ganun din yung pizza making and balloon making seminar. Yan po yung nakaschedule from March 2 to March 5. Okay, ito po yung mga contact number na kung saan maaari po kayong tumawag para ho mag-inquire at kung naisunin yung magpabook doon sa mga trainings na ibinibigay ng Golden Treasure. Yun pong telephone number na 0995-273-8518. Okay, isa pa hong number, yung 0947-288-8719 at saka yung 7587-4746. At ganun din po, syempre, pasyalan nyo po yung aming Facebook page, Golden Treasure Skills and Development Program. Yan, kung gusto nyo mag-message. Now, kung wala naman kayong Facebook, meron din pong website, ang Golden Treasure, www.goldentreasureskills.ph. At ganun din po, YouTube, at ganun din, Instagram. Yan din po, Golden Treasure Skills and Development Program. Si ma'am nga pala, yung pangalan po ng shop ninyo para in case po mapasyalan po ng, alam mo, sa Zamboanga at yung dito din po sa Quezon City. Quezon City. Opo, yan. Sa Zamboanga, ang City Mix Cafe, makikita nyo sa Tumaga Road, Zamboanga City. So, visible siya dahil medyo marketplace siya. And then dito sa Quezon City, nandito kami sa Balintawak, pero mostly ay naka-online at delivery kami. So, kukontakin nyo kami sa 0917-822-0894 at saka sa 0933-8590-287. Bisitahin nyo rin kami sa aming Facebook page, City Mix Cafe, pagka sa Zamboanga, at City Mix Cafe QC, kung dito naman kayo sa Quezon City. Ayun, ako maraming salamat. Ano, Ma'am Lourdes, mamaya, very quickly, ulitin ko yan. Ano? And then, of course, balikan natin ulit, very quickly na rin, kay Ma'am Emily. Yung mga mahalagang tatandaan na lang nila for contact details para sa mga pa-seminar po ninyo. Okay. So, sir, bago ako magpatuloy, meron po tayong regular listener na nakikinig ngayon. Nais ko lang pong batiin. Si Sir Jonathan Dino po. Lagi daw siyang nakikinig sa ating programa at marami din siyang natututunan. Salamat po sa pakikinig. At yun po, yung mga contact details again, 0995-273-8518 para sa mga trainings at sa reservation, kung anong gusto nyo. Doon kasi sa Facebook ng Golden Treasure, pasyalan nyo po yan. Dahil doon na lang, makakapamili na po kayo. Depende sa gusto nyong pasukin na negosyo. Yan. Kaya maganda ho na may mga pictures din ho, mga video. Yan. At doon, maaari kayong mag-message lahat ng katanungan doon sa aming Facebook page. At alam nyo naman, sa panahon ngayon, talaga Facebook, ang social media na talaga yung isang important. Ayan ako. Maraming salamat ano, kay Ma'am Lourdes. Itong 0917-822-0894. Ano? O kaya hanapin na lang yung City Mix, ano? Yung sa Zamboanga nila. 0917-822-0894. Of course, itong Golden Treasure Skills and Development Program, maraming impormasyon sa kanilang Facebook page. Ayan, ang number nila 0995-273-8518. Ayan. Muli, maraming salamat Ma'am Lourdes Gonzalez. Thank you, Ren. Thank you very much. Opo. God bless po. At of course, sa inyo, Ma'am Emily Diaz. Salamat po. God bless po. Thank you po, Ma'am Lourdes.